Hello guys, this is Lance Castro from AgriCrops Doc, isang munting channel na naglalayong magbahagi ng kaunting kaalaman at solusyon patungkol sa problemang pang-agrikultura. AgriCrops Doc, hindi man eksperto pero handang magbigay ng libreng serbisyo. Sa channel na ito, farmers ang bida rito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Subscribe na! Just click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload ko. Ang damo ay isa sa mga maituturing na peste sa ating mga sakahan. Ang pagkontrol sa mga damo ay kinakailangan upang maiwasan ang pagkalugi sa ani at sa production cost at upang mapanatili ang magandang kalidad ng butil. Ang damo ay nagdudulot ng pagbaba ng ani sa pamamagitan ng pakikipagkompetensya nito sa sikat ng araw, sustansya at tubig. Nagdudulot ng pagtaas ng gastos dahil sa labor and input costs. Nakakabawas din ito sa kalidad ng butil at presyo. Ang palay na maraming buto ng damo ay kadalasang binababaan ang presyo. Mga uri ng damo ayon sa life cycle. Ang damo ay inuuri o kinaklasify batay sa kanilang life cycle. Annual weeds. Ito ang mga damo na nakukompleto ang kanilang life cycle sa loob na isang taon. Biennial weeds naman ang tawag sa mga damong nabubuhay lamang ng mahigit sa isang taon, ngunit hindi lalagpas ng dalawang taon. Ang perennial weeds naman ay ang mga damong nabubuhay ng mahigit sa dalawang taon. Ang mga uri ng damo ayon sa istruktura o anyo. Ang mga damo ay inuuri rin batay sa kanilang istruktura o anyo. Grasses. Ang mga damong ito ay may makitid at mahabang dahon na may mga ugat na paayon o parallel veins. Ito rin ay may tangkay na pabilog at may mga buko na kung saan ang mga dahon ay tumutubo. Halimbawa sa mga ito ang tambo-tambo, trigo-triguhan at bayakibok. Sedges. Ang mga sedges ay madaling makilala sa kanilang solid and triangular na mga tangkay. Ang mga dahon nito ay tumutubo ng paikot sa ilalim na bahagi ng tangkay. Halimbawa sa mga ito ay ang payong-payong, triskantos at buto-butones. Broadleaves. Ang mga damong ito ay naiiba sa grasses at sedges dahil sa taglay nitong malalapad na mga dahon. Ang mga ugat ng dahon nito ay kadalasang hindi paayon kundi lambat-lambat. Halimbawa naman sa mga ito ay ang balakbak at dilang butiki. Ano-ano ang mga pinakamapanggulong damo sa palay sa Asya? Cyperus iria. Ito ay ang tinatawag na payong-payong o siraw-siraw. Cyperus deformis. Ito ay ang mga triskantos o baki-baki. Echinocloa coluna. Ito naman ay ang mga pulang puwet, ginga, at marapagay. Echinocloa cruzgalli. Ito naman ang dawa-dawa, telebisyon, bayakibok o paray-paray. Eclipta prostata. Ito ang tinatawag na false daisy. Fimbristylis miliacea. Ito ay ang mga buto-butones, bungot-bungot o siraw-siraw. Ischimum rugosum. Ito ay ang butones palay, trigo-triguhan, limba-limba o sabay. Leptocloa chinensis. Ito naman ang tambo-tambo, palaymaya, ikog-ikog o walis-walis. Ludwigia hesopifolia. Ito ang tinatawag na seed box or linear leaf water primrose. Oryza sativa. Ito ay ang palay-palay o tinatawag na red rice, weedy rice. Squenoplectus juncoides o ang tinatawag na sedge. Sphenoclea zilanica o tinatawag na goose weed. Paano ang epektibong pagkontrol ng mga damo sa ating palayan? Land preparation. Ito ang unang dahilan sa pagsibol ng maraming damo sa palayan. Ang pagkontrol ng mga damo sa panahon ng paghahanda ng lupang tataniman ay lubhang napakahalaga upang mabawasan ang dami ng damo sa palayan. Land preparation should start 3 to 4 weeks before planting. Ang pag-araro ay nakakatulong upang patayin ang mga damo at ang mga natirang dayaming pinagapasan. Dapat munang hayaang tumubo ang mga damo bago ito bungkalin. Ang pagpapantay ng mabuti sa lupa ay nakakatulong upang mapanatili ang tamang level ng tubig na magkukontrol sa pagtubo ng mga damo. Sa mga tubigang palayan, dapat araruhin at suyuring mabuti
ng maraming beses ang lupa bago taniman. Maaaring gawin ang tatlo o higit pang operasyon, depende sa population ng damo. Hayaang tumubo ng at least 2 weeks ang mga damo bago ito muling patayin sa pamamagitan ng pagbubungkal ng mababaw sa lupa o paglilinang. Ito ay nakatutulong sa pagkontrol at pagbawas sa dami ng mga damo. Chemical control using herbicides. Ang paggamit ng herbicides ay isa sa mga karaniwang ginagamit sa epektibong pagkontrol ng mga damo. Mayroong iba't ibang uri ang herbicides. Ito ay ang pre-emergent herbicide, early post-emergent herbicide, at ang post-emergent herbicide. Kailan ba ginagamit ang mga herbicides na ito? Pre-emergent. Ito ang mga tinatawag nating pambuto. During land preparation, hindi lahat ng mga buto ng damo ay nabubulok, kundi ito ay nababaon lamang sa lupa. Kaya pagkatapos makasabog ng binhi ng palay, hindi maiiwasan na ang mga buto ng damo ay tutubo rin pagkalipas ng ilang araw. Ang pre-emergent herbicide ay ina-apply upang kontrolin o pigilin ang pagtubo ng mga butong damo. Isang halimbawa ng pre-emergent herbicide ay ang Sofit 300EC. Ang Sofit ay mainam gamitin upang kontrolin ang mga buto ng damo sa direct seeded at transplanted rice. Ligtas itong gamitin sa mga young direct seeded rice seedlings dahil may kasama itong safener o safening agent upang protektahan mula sa pagkabulok ang mga isinabog na binhi ng palay. Target weeds ng Sofit ang grasses, sedges at broadleaves. Timing of application. Direct seeded rice. Mag-apply ng Sofit 300EC anytime between 3 to 5 days pagkatapos maisabog ang pre-germinated seeds. Huwag nang gamitin ang produkto kapag lumampas na ng 5 araw. Transplanted rice. Pwedeng gamitin ang Sofit 300EC sa 0 to 4 days after transplanting. Recommended rate 75 to 150 ml per 16 liter knapsack sprayer o 7.5 hanggang 15 kutsara sa isang 16 liters knapsack sprayer. Ito ay depende sa uri ng damo na papatayin, kung grasses, sedges o broadleaves. Please read and check the label. Early post-emergent. Kung ang pre-emergent herbicide ay ina-apply sa mga buto ng damo na hindi pa sumibol, ang early post-emergent naman ay ina-apply sa mga damo sa palayan na nakasibol na ng 6 to 8 days after seeding or transplanting. Halimbawa ng early post-emergent herbicide ay ang Advance EC. Kinokontrol nito ang mga annual grasses, sedges at broadleaves sa mga transplanted at direct seeded rice. Recommended rate. Mag-apply ng 80 to 120 ml or 8 hanggang 12 kutsara kada 16 liter knapsack sprayer. Alisin ang sobrang tubig bago mag-spray at muling patubigan pagkatapos ng 1 hanggang 3 araw na aplikasyon. Tiyaking hindi aapaw sa mga rice seedlings. Post-emergent. Ito naman ang mga herbicides na ginagamit sa pagkontrol ng mga annual grasses, sedges at broadleaves na tumutubo na ng 7 to 15 days after seeding or transplanting. Ang ibang post-emergent herbicide ay ina-apply 7 to 21 days after seeding or transplanting. Halimbawa ng post-emergent herbicides ay ang Aspire 100SC. Kinokontrol nito ang mga annual grasses, sedges at broadleaves sa mga direct seeded at transplanted rice. Kinokontrol nito ang mga damong sumibol na ng 7 to 15 days after seeding and transplanting. Ang Aspire 100EC ay may kasamang Texol X, isang epektibong surfactant na dinisenyo lamang para sa pinakamabuting paggamit ng Aspire 100SC herbicide. Ang Aspire 100SC ay may suspension concentrate formulation, kaya dapat alugin ng mabuti bago gamitin. Recommended rate. Magtakal ng 25 to 30 ml Aspire 100AC at 20 to 30 ml Texol X at i-mix ng mabuti bago ibuhos sa 16 liters knapsack sprayer. Alisan ng tubig ang palayan bago mag-spray upang lumabas ang target ng mga damo. Patubigan ulit 1 hanggang 3 araw pagkatapos ng aplikasyon upang mamatay ang mga damo. Yan po ang sunod-sunod na mga hakbang at mga kinakailangang herbicides upang kontrolin ang mga damo sa ating mga palayan.
At dito po nagtatapos ang aking video, mga ka-agri. I hope na may natutuhan kayo sa video ito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like, and share. Happy farming!